Nais ng Department of National Defense na pabilisin ang pagpapatupad ng $66.5 million na halaga ng mga proyekto sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ayon sa DND, sakop ng proyekto ang training at warehouse facilities sa Cesar Basa Air Base sa Pampanga, Fort Ramon Magsaysay sa Nevesia at Lumbia Airport Base Station sa Cagayan de Oro. Una nang sinabi ni DND Officer in Charge, Senior Undersecretary Jose Faustini Jr., na ang mga itatayong proyekto ay hindi base militar ng mga Amerikano dahil bawal ito sa batas. Sa halip, ang mga ito ay pasilidad ng Pilipinas na gagamitin sa pagsasanay ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Gayunman, kwinestyon ni Bayan Muna President Saturo Campo kung bakit kailangan pampalawakin ang mga proyektong pangmilitar na papaboro sa Estados Unidos. Ayon kay Ocampo, peligroso ang naturang hakbang dahil posible itong maging target ng missile attack ng China sakaling magkaroon ng tensyon ang China at Amerika. Hindi rin anya makabubuti ang pagdami ng presensya ng US military personnel sa bansa dahil magdudulot lamang ito ng iringan sa pagitan ng Pilipinas at China. Maliwanag anyang pagpapalakas ito ng presensya ng puwersa ng Amerika at sa Pilipinas at hindi lamang para sa disaster response. Ganito rin ang naging tugon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Anya, hindi ito sang-ayon sa ating national interest dahil hindi naman kasali ang Pilipinas sa sigalot ng Amerika at China. Dahil binigyan natin ng importansya ang mga kasunduan sa kalakalan sa buong mundo at sa lahat ng bansa at wala tayong kaaway.